SM sa May Robinson. Pupunta kami sa church. Pag-church kami ni Nawa sa Victory. So, papakita ko sa inyo kung saan yung Victory dito sa May Robinson, Nawa. Ayan, dalawa lang kami. Si Vladdy yung nagbabantay kay CK ngayon. So, papakita ko sa inyo yung Victory. So, ayan. Andito na kami. Pila pa siya, maaga pa kasi. Ayan. Ayan yung pila. Ayan, dito sila Nawa. Dito yung room ng mga teenagers. So, ito yung room nila. Ayan, katatapos lang ng church, o diba? Ang dami, grabe, punong-puno ngayon ang umaatan pag ganitong oras pa lang. So, ayan, guys, pauwi na kami katatapusan namin mag-church. So, may dadaanan lang kami, pupunta lang kami sa pharmacy. Hey! Andito na, mami! Hey! Hey! Hey, hey! Okay! Oh, naku, may batang nagtatampo. Koko, bakit iwan ikaw? Hey! Nagsimba lang, mami! Okay! Naku, nagtampo na, oh. Oh. Bakit yung may luha? Bakit? Ha? Uy, bakit? Iniwan ikaw, mami. Ayun, kuya, oh. Okay. Bakit? Init. Ganun ka na. Tatampo pa rin ikaw sa mami. Iwan ikaw. Ha? Uy, tatampo pa rin ikaw. Halika na, kakain na tayo. Ka. Dali. Open yung bread pan. Akin, open na, mami. Thank you. Galing. Nana. 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 Dali, kain banana. Ang galing. Okay. Talap. Nge. Sarap. Nge, mami. Thank you. Tayo ikaw, tayo. Dali, tayo ikaw. Okay. Ano ba kinakain mo? Bread pan. Halika na. Hi, Kay. Hi, guys. Hindi ka nagalit sa mami? Hindi ka nagalit? Oh, kiss na, mami. Kiss na daw, mami. Dali na, kiss mo na ako. Hi. Hi, guys. Kiss na, mami. So, ayan, guys. Nandito na kami ngayon sa bahay. Panghapon kasi kami ng, sa church. Yung panghapon yung pinuntahan namin kasi gawa ng kaninang umaga, inisip ko kasi baka mamaya maghabol sa akin si CK. So, ang ginawa ko, pinatulog ko na lang muna siya. So, ang church namin kanina is 2 to 3.30. So, ayan. Andito na kami. So, ayun, no, iba talaga yung feeling na nakakapag-church ka talaga, as in. Ibang-iba, as in parang feeling mo parang ang gaan-gaan, parang ang sumut-sumut lahat, o diba? Parang iba talaga yung feeling kasi siguro last pa yata ako nakapag-church eh. So kaya nung nag-church ako kanina, ibang-iba talaga yung feeling ko talagang, alam mo yun, parang goosebumps talaga. Tapos mas okay sa akin na panghapon kasi gawa ng yung pastor sa umaga, English kasi sa na... CK. Yun. Kasi yung pastor ng pang
ng pang-umaga, English na English, eh hindi ako masyadong, alam mo yun, parang mas gusto ko pa rin yung Tagalog. At least talagang damang-dama mo yung sinasabi ng pastor, ganyan. Eh yung sa panghapon, talagang ano, talagang Tagalog. Kaya talagang tuwang-tuwa rin ako kanina. Kaya nung ano, kaya nung nandoon kami, talagang naiintindihan ko lahat ng sinasabi. Kumbaga parang pinapasok ko lahat yung mga sinasabi niya, parang gano'n. So, ayun lang ang naging ganap sa amin ngayong Sunday. O, diba? Nakapag-vlog naman ako kahit konti lang. Kasi syempre, andito ako sa church tapos mag-vlog ka pa, diba? O, di parang hindi ka na rin nakapag-church na. So, ayun lang. Nagtatampo kasi ang baby kasi hindi namin sinama. Kasi pag sinama, hindi rin naman ako makakapag-church. Diba? So, That's for today's vlog. Adeva. Ulitin mo. Anak. Good luck. Anak eh, ayan. So we have to say goodbye to Benjamin. Yeah. Aros ka dito, okay? Oh. Betina yung damit mo, okay? Wow, CK, wet look. Meron tayong papansit dito. Ayan, pansit. Binigay ni kay Joel, dinala niya dito ngayon lang. Mainit-init pa yan. So, ayan, happy birthday kay Joel. Pakita ko sa inyo yung mainit-init pa na dinala niya dito. Guys, today is September 12, 2018. So, andito kami ngayon ni CK sa May Salas. Nanonood kasi siya. Ayan. So, ayan, medyo okay-okay na si CK. May sakit kasi si CK eh. Ano, nilagnat siya kagabi pa. Tapos, nung nilagnat siya kagabi, akala namin na okay na siya ngayong umaga. Pero kanina umaga, nasa 39.7 pa rin. Ay, 38.7 yung pinakamababa niya. So, naisipan namin ni Bloody na ipa-check up na nga siya. So, pagpunta naman namin sa doktor, wala namang pedya. Ang meron lang daw is general doctor, so mga 10 a.m. pa. Pero mukha namang wala pang 10 a.m. nandun naman na yung general doctor. Pero pinatingin muna yung dugo ni CK. So, ayan, grabe, walang-walang CK. Gusto ko sana i-vlog yun. Kaya lang, hindi ko na nga nadala tong camera. Kaya talagang, ano, nakatawa sana pagka-vinlog mo, diba? Pero, ayan, hindi ko na nga siya vlog kasi wala naman akong dala. So, ayan. Tapos, ayun na nga. Pag ano nung doktor, nakuha na yung result, okay naman yung sa dugo niya, yung blood result niya, okay naman. Kaya lang, ano daw, tinignan yung lalamunan niya. So, ayun, nakita nga na meron siyang singaw, as in malaking singaw. Alam mo yun, yung singaw na, ano bang tawag nito? Yung singaw na buo, yung buo ng tonsil natin, doon, ganun. Kaya pala hindi siya makakain, tapos hindi rin siya makainom kahit tubig. Kasi syempre, nag-aalala kami, diba? Kung magbabagsak na naman agad yung katawan niya, tapos kagabi, hindi pa rin kami masyado makatulog, kasi nga gawa na nilalagnat si Siki, ang taas nga. Kahit nung naglagay na kami nun sa noo, bumababa pero talagang ang taas pa rin talaga niya. Hindi katulad dati na pagka inano namin nasa 37 na lang ganyan. So ano yung pagpunta nga namin, binigyan na lang kami ng antibiotic. Tapos ang sabi nga, kadalasan 7 days to 10 days tumatagal tong singaw.
Kaya ngayon, hindi siya masyado makakain. Ano yun? Alin? Champ, champ, champ. O, lipat, lipat, lipat natin. Ayan. Ayan. Kaya ngayon, hindi po siya masyadong kumakain. As in, paunti-unti lang, pautal-utalang, parang ganon. Kaya ano, nahihirapan tuloy siyang kumain. Kaya ungot siya ng ungot ngayon. Ang hirap nga eh. Pero siguro ganun talaga, di ba? So at least ngayon nalaman na namin kung ano yung cause, kung ano yung nangyari, kung bakit na naman nagkaganon. So yun na nga daw, minsan nakukuha daw yun sa dumi na ginagamit or sa, alam man tawag nito, minsan hindi nahuhugasan yung chupon, ganyan. Pero kadalasan naman sa akin naman siya na dede. Minsan, everyday na iinom siya ng dede sa bote. Yan nga, isa rin yung cause na baka daw madumi, dapat hugasan ng maayos, so ganyan. So, ano lang, kumbaga, ano ko lang din sa mga mamis na katulad ko, ano, i-check nyong mabuti yung mga dede na hindi porke nahugasan nyo, okay na, parang ganun. Hindi. Ano pa rin yun, kahit minsan, kahit malinis na siya, kailangan doble yung linis nyo pa rin kasi hindi nyo masasabi nga na ganun. Katulad, nakakaawa tuloy yung baby, lalo na ganyan na may singaw, hindi ka makakain. Tayo nga na may singaw na matanda na nahihirapan pang kumain, di ba? Lalo na pa kaya pag baby. So, ayun lang. At least ngayon, okay-okay naman na siya. Matamlay nga lang talaga ang baby namin. So, bye-bye ka na kay. Bye-bye. So, ayun lang, na-share ko lang sa inyo para at least maging aware din yung ibang mga mamis na katulad ko na hindi na talaga kailangan linisin din lahat. As in, lahat ng gagamitin ng baby, kailangan doble linis talaga, hindi yung basta linis lang. So, ayun lang. At least kahit pa paano nakahinga-hinga na kami, di ba?